Gagawa nga pala ako ng vegetable juice, mga katrivia. Mayroon ito sangkap na pipino, apple, and malunggay. Dahil nga sa may nagbigay ng apple, kaya pipino na lang ang aking binili. Ay, oh, diba? Nakatipid na naman. Hinugasan ko na nga ang pipino at apple, mga katrivia. At naghimay na rin ako ng malunggay. Oh, diba? Ilang haplos lang, tapos na. So, ayan na nga mga katrivia, inilalagay ko na nga sa juicer ang apple at pipino. Kailangan ko ngang unahin ang pipino at apple para naman paglagay ko ng malunggay ay mabilis itong magagrind. Kailangan nga mga katrivia, i-push ng mabuti ang plunger para naman makaabot ang mga prutas at gulay sa grinder. Ayan na nga at bumara na ang apple sa filler shoot. Katapos ko nga ayusin ay patawa itong si Ate Chel. Pilit niya itong pinapaandar nang hindi pa nakasabit ang filler. Ayan na nga at inupuan ko na para naman maging maayos at accurate ang aking ginagawa. Sabi nga ni White Earth, fast is fine but accuracy is everything. Diba? Nang dahil sa juice, napa-English si Ate Chel. Ayan na nga mga katrivia, nilalagay ko na nga ang malunggay. Alam nyo ba mga katrivia, ang malunggay is a true superfood? Dahil mas mataas ang vitamin C nito kaysa sa orange at mas mataas ang vitamin A than carrots, more calcium than milk, and more potassium than bananas. O diba maraming alam? Nag-research yarn! Naglagay na nga ako sa baso mga katrivia. Ayan at may pa-church pa ang inyong lingkod at si Ate Abby mga katrivia. Kala nga ni Abby ay mapait ang lasa nito dahil sa malunggay. Pero na-overpower ng apple ang lasa ng malunggay. Kaya naman ito ay masyarap. Wow. Ayan na nga at naunahan pa ako ni Ate Abby. Thank you for watching mga katrivia.